Pupunta tayo ngayon sa SM City San Jose del Monte, Bulacan. Dahil ngayong araw, ako magre-renew ng Danfro Driver's License. Ano nga ba ang dapat nating dalhin bago tayo pumunta sa LTO? Maghanda ka ng 1,102 pesos and 63 cents. Ballpen, previous driver's license, at syempre, extra valid ID. Pero guys, para safe, maghanda ka na ng 2,000 pesos in case of emergency. 1, 2, 3! Dito sa amin sa SM Tungko, nakapwesto ang LTO sa basement. Oops, wag kayong kabahan. Hindi yan yung pila sa LTO. At ngayon, government time pa rin sila. 8 o'clock AM hanggang 5 PM ang simula at operation ng LTO. Sakto ang konti ng tao, pero guys, Friday ngayon. 11 AM na kami nakarating. Pagpasok mo pa lang sa LTO, makikita mo na agad yung counter na Public Assistance and Complaint Desk. Dito mo makukuha ang mga form na dapat mong sagutan. So basahin mo lang yung mabuti at ibigay mo yung tamang impormasyon. Double check mo na rin, ha. Normally guys, hindi ka na mahihirapan magsagot kasi yung mga staff doon, che-check ka na agad kung ano yung dapat mong sagutan. Dito pa lang sa form na to, makikita mo na kung magkano talaga yung babayaran mo. Alam mo ba na kapag on time ka nag-renew ay 652 pesos and 63 cents lang ang babayaran mo. Pero kapag naman 1 day to 1 year expired ka, ay 727.63 pesos na ang babayaran mo. Pero kapag more than a year to 2 years expired, ay 802 pesos na and 63 cents na po ang babayaran nyo. In short, may penalty siya guys. Yung next naman na papel na binigay sa akin is about the medical information. So lahat yan may check tungkol yan sa background natin kung totoo bang wala kang fever, wala kang lagnat. So be honest na lang guys for safety ng mga kasama natin sa LTO. After mo sagutan, punta ka sa counter 1, ipakita mo yung previous license mo at ire-record niya ang medical and personal information mo at i-attach niya lahat ng papel na yan. At guys, pipicturean ka dyan para katunayan na nandoon ka at hindi ka talaga nagpicture. Pulang muna tayo guys and tingin-tingin muna tayo sa paligid at magantay na lang muna tayo ng pagtawag sa atin. Wait lang tayo ng saglit. So guys, ganyan lang kami kakonte. Actually 12 na eh. Lunchtime na halos. Pero alam mo din mo sa government ngayon, tuloy-tuloy na. So after noon, yan yung bibigay sa atin na form. Next station natin ay Mega Care Medical Service. Pupunta tayo rito para magpa-medical. Eye test to guys, kung malabo ba yung mata mo. At dito ka na magbabayad ng 450 at ililista mo yung pangalan mo dyan sa cashier. So waiting tayo, pang-apat siguro ako dyan. So habang nag-antay tayo, sagutan na natin lahat ng mga information tungkol sa atin. O diba? O ako din. Kaya eye test ko na yung sarili ko habang wala pa. At yun na nga. Turn na natin guys. So nakita nyo ba yung number 8 dyan? Yan yung pinabasa sa akin. Tatakpan mo yung kanang mata mo, tapos tatapusin mo yung basa sa number 8. Tapos yung left side naman ng mata mo, tatakpan mo ulit yun. After nun, pipicturean ka nila ulit. Guys, ganun lang ang eye test na pinagdaanan ko. After nun, balik na tayo ulit sa LTO. Ipasa natin lahat ng papers natin na nakapasa tayo sa eye test natin at antayin natin ulit ang pagtawag. Grabe, nakakatuwa talaga. Ang konti-konti lang namin. Meron kasi ako ibang napuntahan. Napakarami talagang nakapila.
Tinawag ako sa counter 2 for picture again. Fingerprints, pirma, at i-check kung tama ang mga information, address, age, at kung ano-ano pa tungkol sa akin. Antay lang ako ulit saglit at pagkatapos noon, binigay na sa akin ang form ko, pinakyat na ako sa taas para magbayad ng renewal ID ko. Pasyal lang tayo saglit guys. Konting kembot lang yan guys. Let's go! Para sa renewal license ko, magbabayad ako ng 727 pesos and 0.63 cents. Kasi medyo may late ako due pandemic reasons. Of course, observe social distancing pa din. Time check, magwa 1 PM na guys. Guys, diyan natin naabangan yung pagtawag sa atin. Diyan kasi ibibigay yung ating renew driver's license. Next na tayo guys, sa wakas. At eto na nga ang inaantay nating renew driver's license. Guys, 5 years validity pa itong nakuha ko. Pero ang alam ko, meron ng 10 years validity for those who motorists with no traffic violations as announced by Department of Transportation by Secretary Art Tugate. According to DOTR, this measure is being adopted to encourage motorists to observe road safety. So encouragement pala yun. Additional bonus sa mga good motorists. Motivation siya guys to reduce road accidents. Wow, ayos yun ah. Iwas abala na no. Tuloy-tuloy pa yung trabaho mo sa pagpasok or kahit may ginagawa ka. Hindi ka maabala para lang mag-renew. Kadali mag-renew ng license. So, para sa mga hindi pa po nakaka-renew, guys, mag-renew na kayo. Hi, Belen! Hello!